Sa pusod ng Rome sa Italy, matatagpuan ang pinakamaliit na independent state sa buong mundo, ang Vatican City. Saka na ba dito? Dati, 10 years ago. Dito namin nakilala si Mark Jason Flores, ang natatanging licensed Filipino tour guide sa Vatican. Good afternoon. Hi Mark. Jay. Si Joey. Jason Flores. Kamusta? So, okay naman, saan tayo magtutour? Okay, sir. Vatican City muna. Sinimula namin ang tour dito sa St. Peter's Square o Vatican Square. Like this obelisk na nandito po. That is the oldest obelisk. Uh-huh. Isa sa mga obelisk na, isa sa 14 obelisk na dinad po dito noon. Uh-huh. More or less, nasa 3,000 years old na po siya. Yung bato na yan. Yes. Yung material na yan. Yes. Diba? Sa gitna ng pag-iikot namin, naibahagi ni Mark ang kwento ng kanyang buhay. Mula nang ipetisyon siya ng kanyang mga magulang na OFW dito sa Italia noong taong 2001. Dito na niya piniling manirahan. Caregiver ang kanyang ina habang full-time family driver naman ang kanyang ama dito sa Roma. Anong nagustuhan mo dito sa Italy? Art lover po ako si David. Art lover, okay. Art lover ko ako. Sabi ko, this is the place to be. Sabi ko nga is one-third nga naman ng mga arts, lahat ng opera dati sa buong mundo is nasa Italia na. So why not stay here? Correct. And para din na, isa na din po yung dahilan ko is yung para sa mga magulang ko. Para sa mga magulang. Para makasama ko naman po sila. Nabiyayaan si Mark ng scholarship ng Vatican. Nang makapagtapos siya ng tourism taong 2010, kalaunan naging isa na siyang ganap na tour guide ng Vatican. So sabi ko nga nung ano, when I was still 21 years old, sabi ko sayang naman yung time kung hindi ko pa pag-aaral ngayon para naman medyo ma-extend pa yung nalalaman ko po noon. Yes. Then so happened na tinulungan din po ako ng Vatican City para mag-aral kasi parang naging scholar ang dating. Araw-araw, mahigit 25,000 katao ang nagpupunta sa Vatican. 200 hanggang 500 Pilipino naman ang bumibisita dito sa loob ng isang linggo. Halos 40 turista raw ang hawak ni Mark araw-araw. Napakaganda. Sa labas pa lang ng St. Peter's Basilica, talagang ano, kita mo na yung authority, yung mismo ano, yung forma ng building, parang ito yung authority, ito yung sentro. Diba? Lahat ng Katoliko, ito talaga yung pinaka-sentro. So by the way, that's St. Peter. Hindi po kayo magkakamali sa kanya dahil hawak niya yung susi. Susi na langit. Susi na langit. Hindi panabong yung hawak dito. Ang St. Peter's Basilica ang itinuturing na pinakamalaking simbahang Katoliko sa buong mundo. 60,000 deboto ang maaaring magsimba sa loob ng basilika. Sa ilalim mismo ng altar nito, pinaniniwala ang nakahimlayang mga labi ni San Pedro. Nakita niyo po ba yung ano, yung bintanang nandoon? Yung pong nasa right side sa may pangalawa, doon po nagpa-Papal Angelus ang Santo Padre. Yes. Yes. Vivas Papa! Sa balkonaheng ito unang ipinapakilala sa madla ang isang bagong halal na Santo Papa. Marso nakaraang taon, dito unang nasalayan ng mundo ang inilukluk na 266 na Santo Papa. Si Jorge Mario Bergoglio o mas kilala bilang si Pope Francis. Siya ang kauna-unahang Hesuitang Santo Papa at kauna-unahan ding Santo Papa na hindi tubong Europa mula taong 741. Fratelli e sorelle, buonasera. Sa loob pa lang ng maikling panahon ng kanyang panunungkulan, minahal na ng buong mundo si Pope Francis dahil sa progresibong pananaw nito sa mga isyu ng simbahan at ng lipunan. Nakilala rin siya dahil sa pagiging simple at mapagkumbaba sa kabila ng kanyang katungkulan. Tulad ni Pope Francis, minahal din ng sambayanan ng dating Santo Papa at ngayon idiniklara ng santo na si Saint John Paul II. At sa mismong lugar na ito, nakahimlay ang kanyang mga labi. So, that is the tomb of Saint John Paul II. He died in April 2005. He was beatified
in May 1st, 2011, and he was sanctified last April 27, 2013. Ipinakita rin sa amin ni Mark ang isang pinto sa loob ng basilika na kada 25 taon lang binubuksan. Ang huli pong nagbukas niyan is si Pope John Paul II in year 2000. Yung sabi nga po nila, meron po kasing apat na basilika dito sa Roma. St. Peter's Basilica, St. Paul's Basilica, Santa Maria Maggiore, and St. Peter's outside the wall. Kapag po napasukan niyo po, legend says, myth, na kapag po daw, once na binuksan po yung apat na holy door, lahat po daw ng kasalanan niyo is mawawala. Ang St. Peter's Basilica ang tinuturing na pinakakilala at pinakamahalagang istruktura ng panahon ng Renaissance. Sa mga kisame, dingding at sahig nito, mababakas ang mga kamanghamanghang sining na hindi naluluma ng panahon. Do you see any paintings? Yes, there. Yan. Those are paintings. You said that was a painting, right? So we don't have paintings here. Tingnan niyo po, na mas malapit. That's a mosaic. Okay. Masyadong fine lang yung ano. Masyadong yes. Fine lang yung pagkakagawa. Galing, ha? So bakit mosaic instead of painting or a fresco? It lasts longer. Sa loob din ng basilika matatagpuan ang pamosong Pieta ng tanyag na eskultor ng panahong Renaissance na si Michelangelo. Ginawa niya po ang sculpture na yan at the age of 18. At his age po, nag-start po siyang magtrabaho sa mismong bottega po kasi ang tawag po sa working place ng mga nag-i-sculpt noon during their times.